angkot yung day off dito sa Pilipinas. So kayo pag nag-abroad ay make it sure na may napagdar kayo, no? Kasi hindi natin alam yung buhay dyan sa abroad ay mawawalan ka ng trabaho, inabot ka ng malas. So at least pag uwi mo, meron kang pagkaabalahan habang nagtatrabaho ka dito. There's a place where sin and shame are powerless, where my heart has peace with God and forgiveness. Hey mga Meg, welcome back sa ating video ngayong araw. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm Malones J. So, ito po yung aking sideline pag-day-off. May advice lang ako sa mga OFW. I'm ex-OFW, no, mga Meg. Yung aming company ay pasara na, pero nag-resign po ako. Pero after 2 months, nag-close po yung aming company sa abroad. So, umuwi po ako dito sa Pilipinas. At dito na lang din mag-work. So, every Sunday, day-off ko. So, nag-extra ako dito sa aming maliit na tindahan ng aking asawa. So, yung mga Mike, no, pag nasa abroad kayo, huwag kayong kampante. Dahil alam naman natin na yung pag-abroad ay hindi naman permanenteng tirahan at trabaho. So, pag nandiyan kayo sa abroad, magpundar po kayo at kahit maliit lang. So, sa akin, mula sa pagka walang wala talaga, walang bahay, walang kung ano man, at least yung pinokus ko talaga yung goal ko para tulad nito, nawala ng trabaho sa ibang bansa. So pagbalik dito, ang trabaho ako, alam naman natin, karamihan sa atin dito ay hindi sapat yung sahod sa Pilipinas, no? So kahit paano, pag nagpundar ka, at least pang survive, no? So ito yung aking ginagawa dito, extra ako dito pagbantay habang nagkakape. Yeah. Tapos ng dilig ng halaman, yan po kasi yung aking stress reliever, no? Dito sa aking day off. So, pagtapos ng dilig ng halaman, dito po ako po nagbabantay para pahinga naman yung aking partner. Yan. Kunti lang naman ang aming ano. Pang ano lang, pang tustos lang. So dito po yung aking ano, halaman sa labas. Halaman namin ni Mrs. pala. So tingnan natin, mga kahit man. Dito papasok sa bahay, yung aming tanim ay mga gabi. Diba? Ginawa na namin bundok yung harapan namin. Sa paso lang, ayun, gabi namin, sarap gataan, diba? Yeah. Mga sili. Yung sili namin sa paso, matataba. Ito may bunga na yan. Ito aming kalamansi, wala ng bunga, naubos na ng mga bata kukunin. No? Talong na naman. Talong na naman ang pakinabangan natin dito. Ayan. May tigre. Gabi-gali ang tikip yan. No? May patula din sa misis. No? Taba uli. So, buhay na pala yung OB namin. No? Galing antique rin yan. Pinag-aapang ko dyan kasi dati doon yan sa may mangga. Mabuti nagbunga na isang piraso. So, ito naman ngayon. Nagbunga yung bunga niya na naman to. Ito nilipat ko. Kasi yung nandoon ay namatay na. Naputol. So mabuti, nagbunga na isang piraso. Ito na naman uli. Ito pa yung habis ko dito, no? Pag day off. Ayan. Dito pala may ano din ako dyan, no? Sili. Ayan ang luya. Luya to luya. Ayan. Ayun pa minko. Di mga tanim namin na sa paso lang pero matataba, no? Habang nagbabantay ako dito. Yan.
No, habang nagbabantay ako ng tindahan namin, yun ang pagkabalahan ko tungo dito sa Pilipinas. So kayo pag nag-abroad ay make it sure na may napagdar kayo, no? Kasi hindi natin alam yung buhay dyan sa abroad ay mawawalan ka ng trabaho, inabot ka ng malas. So at least pag uwi mo, meron kang pagkaabalahan habang nagtatrabaho ka dito, di ba? At least hindi ka masyado magutuman pag dito ka sa Pilipinas. So share ko lang mga mig, no? Inspired ko lang kayo kasi alam nyo, sa pag-abroad ay hindi lahat ay natutupad natin ang ating pangarap at yumayaman kagad tayo. Alam kong napakahirap mag-abroad mga amigo amiga. So, ingatan nyo yung pera nyo, gamitin nyo sa tama. At pag nasa abroad kayo, focus sa goal nyo. Kung may pamilya na kayo dito sa Pilipinas, focus kayo sa goal na pangarap mo na maihahon sila sa hirap. Kasi yung iba natin mga kababayan, nasisira ay yung pamilya pag nasa abroad na. Babae man o lalaki, yung mga kawawa, yung mga bata na naiwan, mga amigo-amiga, no? So, pag may pamilya na, focus sa trabaho at sa goal mo kung bakit ka dyan sa abroad. So, ang video ito ay sana'y nakakabigay sa inyo ng konting inspirasyon at konting kaalaman, di ba, na hindi lahat ay maayos ang buhay pag nasa abroad. Yun lang. So, hanggang dito na lang ang video na ito. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you and God bless you.